to our lecture again. Okay, at mabuti naman at marami nang nakapasok. That shows that you are really interested to our lecture. Okay, so tingnan natin yung mga nakapasok na. Then we'll just mention their names para ano, matuwa-tuwa din naman at makumusta. Okay, so we have here nauna sa lahat ay si Nestle Marroquin. Good evening, Regine Bugaring, si Chrysler Albayalde, nandito na si Chrysler, si Lovely Kate Manguba, Laxme Mingming, si Idol Arnold Valderrama, si Garrett Pascua, yan, si Ryan Macabalo. Good evening, Ryan Idol. Then nandyan din si Crisel Ann Merera, Jasil Gumpad, Ria Bumagat, Dion Irona, Dave Channel, Dave Elvinia Channel, si Evelyn Ambala, si May Ann Silvestre, yan, nandyan din si Maria Monhe, o si Marie Monhe. Okay, good evening, Marie. Okay, so we have here General John Rosales, ayan, si Kasin. Then, happy birthday nga pala kay kapatid mo, si, ano ba naman, kalimutan ko na, si Riabel, ayan, si Riabel Rosales, happy birthday sa'yo. Ayan, pakikumusta na lang. At baka hindi kami makapunta because our classes. Okay, so dyan, pakisabi dyan ha. Ayan, nandito rin si Christian Jess Agriam. Then Jericho Pakulgen, after our lecture Pakulgen, please call me ha. Yan din si RJ Guillermo, April Dena Aligado, si Nathan Batad. Ayan, good evening Nathan. Sabi kay kuya, hindi ako nakasagot sa kanya kanina. I don't have load. And Charlie Main Sacramed, Nika Janela Balanay. Yan, mabalinin sir. Kunan ni Nathan. Sige, manso lang. Yan, si Tagaka. Good evening. Si Jerome Sagun. Janeline Akdal. Si Edimar Pacheco. Si Dave. Pabati po, sir. Mate Cabias. Happy birthday. Ayan. Sarah Cabias. Happy birthday. Sana'y... nasa mabuti kayo kalagayan with your classmate ROTC. Huwag masyado sa inom, okay? Bigay mo kay Elvin niya yung pulutan, banatan niya yan. Diyan din si Jeneline Agpuldo, si Gia Zenal, Jun Sherbado, Axel Lalupa, ayan dito rin si Villa Carlos Ina, si Di Berendo Andidi, James Corpus, Gilbert Agustin, si Win Claro, ayan, si Ayaki Akitanya, si Net Espanya, Joel Feliciano, Elisa Agpuldo, Jose Blanco, Cheng Delicio, Roel Tabliago, ayan, good evening, si Maika Janela Balanay, si Adrian Ronquillo. Okay, nandito na naman si Sir Guillermo, ayan, si Rodney, ayan, si Sir Rodney. Fidel Paturay, Eduardo Gruspe, Joanna Cabel, Junior Smith, si Bon Lozano, si Joshua Sanchez, Juris Tabada, and si Cabias. Happy birthday, Cabias! Pare, happy birthday, Nika Boras. Okay, so good evening sa inyong lahat at salamat at nandiyan kayo nanonood sa ating lecture. Okay, hopefully pag ma-miss nyo yung lecture natin, you again scan it para sa inyo din naman ito. Okay? Hindi po tayo anumang nagkakaroon ng pera dito sa pagle-lecture, but this is the way na maibahagi yung lecture sa inyo. And at the same time, the YouTube has given us opportunity to have this. Kasi only those who are qualified to have, even agmalmali magpapanag nga naka-open ta the YouTube, okay lang, but only few people has access to this kasi ang YouTube kasi ay pinagbibigyan lang po tayo because we are qualified. Hindi lahat ay merong YouTube channel na nakaka-stream, okay? So yan po, babalikan natin mamaya yung hindi pa natawag ha? Kung hindi pa natatawag yung mga pangalan ninyo.
Okay, so we have here JD Blanco. Yeah, mamaya I will utter or I will mention your name. Okay, another one. Ulitin ko, shout out sa inyo dyan, mga Rosales family dyan, yung anak ni Uncle, mga pinsan ko dyan. Happy birthday kay ano, kay pinsan. Happy birthday. And mag-ingat kayo at patuloy nyo lang ni ano, patuloy nyo lang gampanan na yung mga responsibilidad bilang anak at bilang pag-aaral. Okay? Maski wala na si Tito Robert, Tito Bobby, tuloy nyo pa din yung mga pangarap sa buhay. We are here to help you. Okay? So, once again, happy birthday. Okay, so let's continue our discussion. Dito naman tayo sa human behavior. Kaninang hapon, nag-discuss po tayo ng patungkol sa QD. Pero ngayong hapon, ano, ngayong gabi, we'll discuss on, ayan, nandito rin si Leia Bagasin. Leia, good evening. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan. So, with your family, kumain ka. Andyan din si Chris May Tukkale pala. Ayan, nagluluto. So, dyan, Jerry Cup. Okay, so mamaya, baka, ano, makakabasol tayo ito, ya. Kasi I mention your name, sa taas, hindi pa. So, ngayon, ating pag-aaralan muli itong tinatawag na human behavior in connection with the criminality or criminalities. Bakit kailangan nating pag-aralan ng mga behavior ng isang tao? Then, bakit nga ba nakaka-commit ng crime yung isang tao? Well, because of the behavior and reason why they behave like that. Okay, last meeting on the human behavior, we discuss on the yung tinatawag nating theories of child or human development. First of this was the personality theory. Yeah, personality theory. And under the personality theory, we have the psychoanalytic theory by Sigmund Freud. Then, nandito yung id, ego, and superego. Okay? Yung id is the pleasure principle. Itong ego naman is the reality principle. Minsan matataas kasi yung ego natin. Sorry kung minsan mataas din sa akin. We need to say sorry kasi nagkakasala tayo, di ba? Kasi ang ego naman, yan po yung reality principle. Okay, so we say sorry pag nagkakasala tayo. Okay? So ego, lalo na kung masyadong mataas na. And we have the superego, nandyan yung conscience of man. Ayan, so we discuss also yung personality structure as given by Sigmund Freud. Okay? Yan yung sinabi ko lang. And then, the level of awareness. The conscious level, the preconscious level, we have the unconscious level. Then, we discuss also the model personality development or psychosexual stages. We have the oral stage, 0 to 18 months. We have the stage 18 to... Or we have the anal stage, 18 to 3 years. We have the pollic stage, 3 to 6 years. Then, under the pollic stage, we have the Oedipus complex. Ang ibig sabihin ng Oedipus complex is having... Ano, Oedipus complex, ito yung mommy's boy. At ang kwento nito ay isang king na pinatay ang kanyang nanay. Pinatay ang kanyang tatay para lang maging asawa niya yung nanay niya. Okay, so Oedipus complex yun. Meron din yung Electra complex. This refers to the occasion wherein girls or yung mga babaeng anak ay having emotional attachment or intense emotional attachment to their fathers or daddy's girl. Okay, so nandito rin yung latency stage. 6 to 11 years.
and the genital stage 11 years and on. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin itong tinatawag nating Freud's psychosexual theory asserts that we are born with two basic instincts. According to Simon Freud or Sigmund Freud, okay, tayo daw ay ipinanganak with the two instinct. Yung instinct natin, walang nagsasabi, but immediately po pumapasok sa atin at it is innate sa atin. Okay? Una daw, these are the instincts, yung Eros. Eros. Ano ba yung Eros? This is named after the Greek god of love, yung Eros. Eros includes the sex drives and drives such as hunger and thirst or tears, thirst. Ngayon, yung Eros na yan, actually sa Bible, meron tayong klaseng love dito. Pero yung Eros kasi, from the term error, Eros yan. So, ibig sabihin, pag error, it might be kasalanan. Especially dito sa tinatawag nating sex drives. And drives such as hunger and thirst. Ngayon, dito sa Eros na to, it is instinct kung nandito na. It is innate nature of a person. Kasi ang Eros is love. Ngayon, ang problema, meron tayong different types of love. According to the Bible, we have the agape, we have the Eros, and filial. Okay? Pero dito daw sa Eros, kasi this is error, so wrong. So, ibig sabihin, ang tao pala, sometimes, and often the time pala, ay makasalanan. And that's according to the Bible. Okay? That's really an instinct of a person. But of course, we have, kung makasalanan ng tao, meron naman tayong tinatawag na super ego that will fight this sin. Okay? That will neutralize us. And meron din mga tinatawag nating katuruan sa simbahan that will teach us to become better. Okay? Or maybe to avoid the sins. Another one is the Thanatos. This is named after Greek god of death. Thanatos. Huwag niyong pangalanan yung anak ninyo na Natos or Nato. Kasi pag sinabing Natos, that is Greek god of death. Okay? This includes not only striving for death, but also destructive motives such as hostility and aggression. This drives highly influence the personality of person. Actually, yung Thanatos na ito, it is really instinct to us or it is embedded already to the person ng tao minsan ay destructive. Destructive. Kasi yung Eros nga is destructive din na niya. Kasi merong love, sex drive dito, yung sa Eros. Pero ang Eros talaga is love. Pero meron tayong mga classes of love, di ba? Pero yung isang love doon at pangalang love pala ay destructive. Ganon din dito sa Thanatos. Ang Thanatos kasi is a Greek of God, God of death. Ngayon, ang tao daw is destructive. It could kill person. It could destroy person. Ruin the life of person or other persons rather. Well, because ang tao is really pinanganak na makasalanan. Totoo naman yan, di ba? Totoo po yan, that's biblical. No one is righteous. Tilukano, amin kat nagbasol ko na. Okay, ito po yung sinasabi ni Simon Freud. Yung tinatawag niyang Freud's psychosexual theory asserts that we are born with two basic instincts. And these are Eros and Thanatos. Ayan. And di nyo ba alam na ang Thanatos at yung Eros has a great influence to a person's characteristics. Ito yung mga driver. Driver itong mga Eros and Thanatos. Paano naging driver ito? It will drive a person to behave and it will drive a person to act differently or against a person or other persons. Okay? Ito yung nagda-drive. Another one, we have the trait theory. Ito yung trait theory. T-R-A-I-T. Trait theory. Trait approach identifies where a person might lie among
along a continuum of various personality characteristics. Ano ba yung trait? Characteristics is ano? Trait is a characteristic. Characteristics. Trait theories attempt to learn and explain the traits that make up personality. The differences between people in terms of their personal characteristics and how they relate to actual behavior. Ayan. Ano ba yung tinatawag nating different characteristics of person or trait of a person? Trait refers to the characteristics of an individual. Do not forget, yung trait po is a characteristic of an individual. Ano bang characteristic niya? Ano bang characteristic mo? Do we have the same characteristics? Do we have different characteristics? Yes, of course. As individual person, we have individual characteristics. But do we have common characteristics? We have. Meron. Do we have common behavior? Meron. Okay, meron po yan. So, we will discuss then or we will discuss by and by. Ito naman, yung study na ito, it was by Alport. This study was given or studied by Alport, and we are lucky that he has shared it, to especially in the criminology. What are the kinds of traits according to Alport? Number one is the common traits. Common, from the word common, these are personality traits that are shared by most members of particular culture. Yan. Yung common traits, like for example, you are in one group, your characteristics in one group, okay, that bound together. Ngayon, yun yung common traits or common characteristics. Yung nakikita mo sa isa, nakikita mo din sa isa, nakikita mo lahat sa mga member of the group. Okay, we call that as the common traits. Like example, nasa isang kwan ka, nasa isang grupo ka. O grupo ng kalalakihan. They behave together. Their characteristics are the same. Why? Because they are in one group. Okay? They are in one group. And they are taught to behave like that. Okay? Ang tawag doon sa kanilang pag-behave na yun ay common traits. Ang tawag sa characteristics na yun ay common traits. Okay? Another one is yung individual traits. Individual, yung characteristic mo and characteristic ko and characteristics ng other, we call them as individual characteristics or individual traits. Okay? These are personality traits that define a person's unique individual qualities. Yan. Kaya ang ibig sabihin lang ng individual traits po ay yung very simple, yung individual characteristics po natin. Individual characteristics, and these are our unique individual qualities that could be only seen sa'yo. Makikita lang sa'yo. Okay? Makikita lang sa'yo. Bakit? Kasi we were born different to other. Wala namang pare-parehas ang trait. Kung meron mang common, few lang yun. Few traits lang. Pero mas marami yung individual traits. Yung sa'yo lang nakikita. Okay, so another one, we have cardinal traits. These are personality traits that are so basic that all persons' activities relate to this. It is a powerful and dominating behavioral predisposition that provides the pivotal point in person's entire life. Alport said that only few people have cardinal traits. Yung cardinal is the biggest trait, or the most superior, or the superior trait that could be seen to a person. But the problem is not only people has this. Kasi have this rather. Not all people have this. Kasi it is a cardinal trait. Right? Parang makikita mo to sa mga leaders.
sa mga powerful persons and other, okay? But not all. Another one is the central traits. These are the core traits that characterize an individual's personality. Central traits are the major characteristics of our personalities that are quite generalized and enduring. They form the building blocks of our personality. Yung central traits po natin, ito po yung really characteristic natin. Yung ikaw, yung ako, or the other. Yun ang tawag natin ay central traits or central trait. Yung talagang bumubuo sa'yo. Okay, yung bumubuo sa'yo. That is central trait. Other one is the secondary trait. Yung secondary trait, from the word secondary, these are inconsistent or relatively superficial, less generalized, and far less enduring. Ito lang yung minsan, ganyan ka, minsan hindi. Parang that is not you even. Parang kwan lang. Nandyan minsan, yung characteristic mo na yan. Only yung tinatawag natin, hindi palagi na nakikita sa'yo yun. Hindi kagaya ng central traits that it's always in you, pero yung secondary traits ay pangalawa lang yun. Minsan nakikita, minsan hindi, napapansin sa'yo, minsan hindi. Ngayon, that is the secondary traits. Now, mga kapatid, ito po yung traits that given by Alport. Okay, there are five. We have the common traits, individual traits, the cardinal traits, we have the central traits, and that of secondary traits po natin. Okay? So, we have another traits here that gave by Goldberg. Okay? Kinds of traits by Goldberg. We call this as the big five or five-factor theory. What are these? Yung traits that was introduced by Goldberg. Number one is the extraversion. Ano ba yung extraversion? Itong extraversion ay kabaliktaran ito ng introversion. Or introverted. Extraversion. This dimension contrasts such traits as sociable, outgoing, talkative, assertive, persuasive, decisive, and active, with more introverted traits as withdrawn, quiet, passive, retiring, and reserved. Yung extraversion, ito po yung natawag nating the person is sociable, palalabas, nagsasalita, o minsan pa nagiging talkative, persuasive, pwede kang maalukoy, decisive, very active, and so on. Ito po yung extraversion. Are you like this? Minsan sa mga nakaka-commit ng crime ay mga extrovert, yung mga yun. More or much extrovert people ay sila yung nasa kulungan, pero kukunti yung introvert, mga hindi nagsasalita. Bakit? Pero yung hindi nagsasalita, minsan pag gumawa ng crime ay talagang matindi rin. Pero mas maraming napapahamak sa mga palalabas, talkative, decisive, persuasive, active, yan. Kasi yung pagiging active nila minsan maski sa crime na na-involved na rin sila. Okay? Pero dito, sa introverted, traits such as withdrawn, quiet, passive, retiring, and reserved. Yan naman yung kabaligtaran niyan. Okay, quiet lang suna. Ang agun-uni. Aslahan pekit nga makabittak, itipinggan, nukas pangarega na niya. Yan po yon. So, this is the first trait that introduced by Goldberg. Another one is the neuroticism. Okay, neuroticism or neurotic. From the term neurotic, neuroticism. People high on neuroticism are prone to emotional instability. They tend to experience negative emotions and to be moody,
irritable, nervous, and prone to worry. Ayan, yung neurotism kasi, from the word neuro, we are referring to the brain. Sometimes merong, sabi na lang natin, abnormality on the function of the brain. Hindi naman too much abnormality, pero konti-konti lang. That is not being observed to other. Si minsan ito, nagiging, yung emotion niya is unstable yun. Emotion niya, unstable. Pa sala sa lamig, sala sa init. Ayun ang ibig sabihin nun. Another one, he has that negative emotions. Para kasla ka na nagdandanag. Kasla wary nga ka na yun. Takot. Okay? And ang problema pa dito sa neurotism ay moody. Do you know what is moody? Yun nga, minsan tumatawa, minsan namaya, magkaroon, makarinig lang ng ano, napakwakan na, napaka, di, nakasimangot na maghapon, magdamag, hanggang bukas, di ba? Tunukan, agkat katawa man yun, tunukan, madi man yun, ay sus, yun ang moody. There are people like that. Hindi ko naman sinasabi na lahat, pero minsan yung mga women, yun, ganun na, minsan na, napapansin ko yung iba. Moody. Bakit? Lalo na kung meron sila, no? Irritated. Kasi nandito yung neurotism, irritable. Yan. Iba naman kasi yung meron ka, tapos irritado ka. Iba yun. Because of that, kaya irritado ka. But there are people, especially na maski wala siyang ano, monthly period, eh, irritado pa rin. Bakit kaya? Siguro neurotic yun. Neurotism. That's according to Goldberg. Goldberg. Okay, another one, nervous and prone to worry. Itong neurotism na to, itong trait na ito, ito yung masyadong nervyoso. Masyadong meron lang konti, eh, nag-nervous na yan. Hindi mo naman ikakamatay or hindi mo naman ikakaano, eh, ninenervous na yan. And then, of course, pag nervyoso yung tao, nandyan yung palaging nagwo-worry din. Worry ng worry, worry ng worry. Anong pagkain natin bukas? Eh, paano kung maubos yung pagkain natin bukas? So, wala na tayong kakain next day. So, we will die. Napatay na. Ano ba yun? So, worry ng worry. Paano kung pupunta tayo dun? Eh, wala tayong sasakyan, wala tayo, ano, lahat, winoworry niyan. Pati, paano kung hindi matapos-tapos itong, ano, hindi matapos itong pandemic, so, by 2022, mamamatay na tayong lahat. Do not worry with that pandemic. For as long you are following the so-called protocol, pwede yan. You will be safe. And then, of course, you need to pray. Mawala na yan. Kasi ito ay talagang marahil ito ay pagsubok sa buong sangkatauhan. This is a force majeure o gawa ng Diyos. Okay, another one is the conscientiousness pala. Yung conscientiousness, this factor differentiates individuals who are dependable, organized, reliable, responsible, thorough, hardworking, and that of undependable, disorganized, impulsive, unreliable, irresponsible, careless, negligent, and lazy. Itong conscientiousness, itong trait na ito, able to know. Alam niya, i-referensya yung or i-compare kung yung tao is dependable, the person is organized, reliable, and so on and so forth. Okay? That is conscientiousness. Next is agreeableness. Agreeableness. Are you always agreeing to other? Palagi ka bang nag-agree sa iba kahit mali na siya?
or nag-agree ka lang kung tama siya or ano. So, agreeableness, this factor is composed of collection of traits that range from compassion to antagonism towards other. Pero maganda rin yung agreeableness kasi this shows love, sympathy, okay, cooperative or cooperativeness. But suppose you will only agree into good. Kung mali yung tao, huwag kang mag-agree. Kung nagkasala, huwag mong i-agree yung kasalanan na niya. Okay? Yun. Pero pag nagpatawad, eh, mag-agree ka na dun. Okay? You say, okay. Diba? Ayan po yun. So, kung may kasalanan, mag-sorry. Kaya, sorry. Pero nga, kaninang umaga pala, yung set natin, yung set ng lecture natin, hindi natuloy kasi yung signal, alam nyo naman, di ba? Medyo nagsira. So, sensya na kayo doon. Next, aside from that agreeableness, we have the openness to experience. This factor contrasts individuals who are imaginative, curious, broad-minded, and cultured with these who are concrete-minded and practical and whose interests are narrow. Yung openness to experience, ang characteristic niya ito is imaginative. So, curious, broad-minded. Ibig sabihin niyan, open for a thing that will come to him. Whatsoever matter that will come along his way in his life, na-accept niya yan, either negative or positive. Kasi, open-minded siya eh. Saka broad-minded. Kung merong negative siguro na pupunta sa kanya, sa kanyang buhay, he will turn into positive. Negative na nga, magiging positive. Yan yung mga malalawak ang kaisipan. Ang kabaliktaran kasi itong openness, ito yung mga antigas ng ulo. Ito yung yung narrow-minded. Narrow-minded people. Yung napakahirap mong mag-explain sa kanila. But, there are sometimes we are like that, but when we think that we are wrong, we ask apologies, di ba? Yan din ang tawag natin dyan ay, yung being open pa rin yan. Okay, so, openness. Are you open to experience? Kayo mga bata, dapat open kayo sa lahat ng experiences. But of course, you need to think of what experience that is. Dapat yung mga magagandang experience lang. Anyway, alam naman natin yung tinatawag nating consciousness or conscientiousness. Ito yung knowing what is right and what is wrong. Okay? So, when you are... if you want to experience yung tinatawag nating... yung trait na ito, yung openness to experience, you should only experience what is good. Pero, of course, along your way, mayroong mga bad din yan. But kung sakaling may bad experience dyan, you turn it into positive. You turn it into positive. So, ito po yung Goldberg trait. Or ang tawag natin dyan ay the Big Five or Five Factor Theory. That is according to Goldberg. At meron pa dito yung personality trait by Eysenck. Okay? Eysenck. E-Y-S-E-N-C-K. Almost kaparehas din sa iba, pero merong nadagdag. Yung external signal. Pabago-bago na naman yung signal natin. Pang nagda-drop na naman siya. Ano yung extrovert? It refers to a person that is sociable, outgoing, and active. Yan yung isa din kanina dito kay kay Alport. Yung sabi niya kay Alport, ang sabi niya kanina dito is kay Goldberg pala, extraversion. Dito kay Eysenck din, yung personality trait niya na naibigay, yung extrovert. It refers to a person that is sociable, outgoing, and active.
Okay. Are you like this, extrovert? Hindi naman ibig sabihin pag lumalabas ka, masamang tao ka na. Hindi, lumalabas ka because of work. You are active with work outside of your home. No, pa sociable, ibig sabihin, you mingle with people, you do play with them, you chat with them, you go with them, okay? Yun yung sociable, hindi yung nandiyan ka lang sa loob ng bahay. You are in one corner of your house or your home. Minsan you don't develop your your tinatawag na social life. But sometimes it will lead you into loneliness kasi nag-iisa ka lang. But hindi naman lahat ng tao ay ganun. Kung nag-iisa ay lonely na, hindi rin. May mga mas gusto pang nag-iisa at masaya sila. Pero ang tawag natin sa mga palalabas na tao at they socialize with people, ang tawag natin sa kanila ay extrovert. Ako, isa akong extrovert. Okay? Bakit? Kasi I go out. Nasanay na rin ang sarili ko that really I go out. Even bumabagyo yan, except of course kung malakas na malakas, hindi tayo makakalabas. Pero kung like maganda-gandang panahon, di ako nagtatagal sa bahay except kung may trabaho or there's a important matter. Pero nangyayari dyan pagkagising ko, pumupunta ako sa school. Then kung walang trabaho na sa school, sa farm. Kung minsan lumalabas na nangangaso or yan yung panagpaltog ti bird. Okay? Ayun yung mga ginagawa ko sa pagka may meeting, nag-attend sa meeting. Kung may church, sa church, ayan, panalabas. At active. Okay, I am also active. Active in many activities. Like that of playing, of course, sa martial arts. Firing, ayan. Mahilig din ako sa firing, sa baril. Minsan, I do yung tinatawag nating yung pagiging active sa planting naman sa forest at saka doon sa farm. Okay, ayan yung so I am definitely an extrovert person. Meron din dito yung introvert. It refers to a person that is withdrawn, quiet and introspective. Ito yung laging gusto niya nag-iisa, na hindi to maingay, hindi ito nagsasalita. He choose to become alone. He choose to be in one corner, in one side. Ganun lang ang ginagawa ng introvert. At minsan hindi ito active. Hindi ito active. At problema ito, baka bigla siyang magpapakamatay. There are really persons like this. And siguro may problema, naguguluhan. Okay. Ito yun, yung introvert. Kung meron kayong mga ganyang you let them out. Samahan ninyo na lumabas. Baka mamaya nag-iisip na yun ng hindi maganda. Or, you let them do functions or play. Or minsan, bigyan mo ng ng ginagawa para mabaling. Minsan kasi pag nag-iisip yan, baka mamaya maisip niya magpakamatay, naku, patay. Okay. Other one, according to Async, ay emotionally unstable. It is trait that is being anxious, excitable, and easily disturbed rather. Yung emotionally unstable, may mga ganitong tao. Mga kapatid, yung andali-daling magulo, ang dadaling masira yung mood niya. Ito yung easily disturbed. Ang daling masira yung araw niya. Kunti lang nasabi. Parang mas maganda sana kung ganito yung damit mo. Oh, sira na yung araw niya. Patay na. Emotionally unstable ang mga yun. Ito yung always anxious in everything. Excitable. Ito yun mga tao na yan.
Yung just a little matter kahit masira na yung mga masira na yung buong araw niya. Okay? So if you are like that, if you're like that and you assess yourself like that, pwede pa namang baguhin yan. Wala nang problema, walang problema na yan. Okay? So ito po yung kay Async. Now, we'll discuss yung temperament. Ano yung temperament? Temperament. Temperament refers to the fundamental groundwork of character, generally presumed to be biologically determined and existent early in the life, inclusive of traits like emotional reactiveness, energy level, reaction tempo, and motivation to explore. Temperament, mga kapatid, ito na yung ano, on how active you are, how slow you are, how you ano, how you react in one matter, your energy level, okay, yung temperament. Okay? Are you in very high level? Are you in very low level? Or and ano? Ano pa? Do you react immediately or do you react very slow? Parang ganun. Okay, that's the temperament. Then we have four types of temperament. There are four types of temperament. This is still according to Async. Okay, number one of this is yung melancholic. Ano yung melancholic? Sad. Gloomy. Sad or gloomy. Are you always like that? Ang tawag sa sa'yo ay melancholic pag palagi kang sad, lagi kang nalulungkot. You stay in one corner, you choose to be alone, you choose to go away from people. Yan yung melancholic, sad. Okay, very sad and gloomy. Kanayon nga, di ko natin gliliday, kaslag kakapsut, kaslang ay nga pasan ang daigdig or pinaglihi sa kasama ng loob, parang ganon. Okay, yun yung melancholic persons or melancholic temperament. Sir, pwede pa bang mabago yun? That could be possible by mingling other people or by putting yourself into group that will appraise you. Okay? Upgrade or even they will move you up. Okay? Another one is yung choleric. Ito yung problemang temperament. Ito yung problemang temperament. Yung choleric. Bakit problema yan, sir? Hot-tempered ang mga to eh. Tapos irritable pa. Ito yung mga hot-tempered people. No, merong nasabi lang na kaunti ay nag-iinit yung ulo. Gusto suntukin si Pail or ibato yung hinahawakan niya. Teachers, dapat hindi siya choleric, lalo sa mga bata na mga pupil, yan, mga high school or elementary. Kasi pag hot-tempered yung teacher or choleric yung teacher, baka mamaya meron lang masabi or kung ano-ano pinagagawa ng bata, itugtog na di blackboard, yan, or idumog na di blackboard. Sa pagsaw na dumbbell ka pa! Or mga lati ko nga, diay ko natin yung eraser nga na pumpuno tichok nga. Kuha na jerupa na. Tungpa na jerupa na. So, minsan, yung mga ganitong teacher, yung choleric teacher, ito yung nakakasuhan. Yung problema dun. Pero so, pag sa college din naman kasi, pag sa college, pag maingay yung bata, palabasin mo na. Ha? Pero kung siga din, nukumarit. Is ibang usapan yun. You let him go to guidance counselor.
Pero pag sa kwan, sa subject natin, like for example sa martial arts, try natin. Pagka hindi naman tayo choleric, hindi naman tayo hot-tempered person, pero no kumarit uno kwadya estudyante, mag-challenge-challenge, ake pwede rin ano, pagbigyan. Okay? Ano yun eh. Pero definitely, pag sinabing choleric, ito yung hot-tempered people at saka irritable or easily irritated. Hmm? May mga ganitong tao kasi, dali-daling mairita. Tapos pag nairita, buong araw na yan na hindi, ano, hindi maayos. Okay? So yung melancholic saka choleric, merong kaunting pagkakakuan nito. Halintulad, kasi yung sad, palaging sad. Ito kasing choleric na to, pagka na-irritate na yan, siyempre, nagiging sad na rin yan. Okay, another one, yung phlegmatic. Okay, phlegmatic. Yung phlegmatic natin, ito yung sluggish or sluggish at saka calm. Napakakalma nito. Napakakalma. Okay, parang hindi siya ano, nasasalita, hindi na siya nagsasalita. Pero kung ano man masabi mo sa kanya, he will take or she will take very slowly. Talagang pinag-iisipan yan. Kalmado lang. Kahit meron na nagkakagulo-gulo, kalmado pa rin siya. Yan yung phlegmatic. Kung meron na pero nagsisigawan dyan, hindi siya yung tatakbo-takbo na dyan or sisigaw-sigaw na. Kalmado lang. Okay? Ito yung siguro, sabi na natin, magiging politician no, na magaling sa, ano, magaling sa, pag, kunwari, may tao na nagsalita sa kanya, against sa kanya, dahil politician siya, hindi siya makapagsalita ng pangit sa tao, dahil napakaraming ibang tao, kalmado lang. Okay, so, dapat ang mga politician natin, matutong maging phlegmatic. Okay, para la maging calm sila, always calm. A-L-C-A-L-M. Okay? Another one types of temperament ay yung sanguine. What is this? Cheerful and hopeful. Ah, ito yung very positive person. Very positive person ito, yung sanguine. Bakit? May problema na yan. Tumatawa yun. Parang Pilipino yan. Di ba? May problema na. Nakukuha pa niyang tumawa. Parang may bagyo nag-e-enjoy pa yung mga tao, di ba? Very cheerful. Saka maganda dyan, hopeful. Sabi niya, maskin dami-daming problema sa mundo, meron pa rin at meron pag-asa. Ayan, very hopeful yan. Ang tawag natin dyan is sanguine. Ngayon mga kapatid, mamili ka kung anong gusto mo dyan. But, minsan, maski hindi mo pilihin, kasi nagiging innate yan sa atin. Nandito sa atin yan. But sir, can I change my temperament? Of course, you can ano, you can change it. Kasi para sa akin, it is a matter of choice. If you choose to be sad always, melancholic ka. Yeah? If you choose to become cheerful or hopeful, sanguine ka, pwede yun. If you choose to become phlegmatic, pwede. And choleric, hot-tempered, pwede. But, mamimili ka na nga lang, pilihin mo na yung sanguine para everybody happy. Sanguine. Yan yung cheerfulness, saka hopefulness. Sa mundong ating kinagagalawan, pasama ng pasama, di ba? Tapos, naging choleric ka pa, edi napasama ka lalo. Maging cheerful ka na lang. Yan yung sanguine. Okay, so any question with this? Sa mga na pag-aralan nating personality trait and temperament. Wala ba tayong question dyan, mga kapatid? So, before we go further, basahin ko lang yung mga pumasok lang ha. Kasi baka gumura da kanya da gito yun ang kumakwa. Hindi danto kahit agbuyan. But anyway, subject yung but di talaga agbuya kayo. Ang dagajihan nga akin subject, thank you at agbuy-buya kayo ha. That shows great interest. At the same time,
At least ay maliiwasan nyo ti ginom ti arak niya. Okay, nandito rin si Linden Alvi. Yan si Chris Olivas. Good evening sa inyo. Si Roland Lagimon. Sherlyn Biscaro. Si Jetro Kamayang. Zeus Kapirma. Yan si Mar Busal. Good evening and shout out sa iyo, Mar. Yan si Ranz Josel Paharillo. Good evening. And Genevieve Garduque. Good evening, Garduque. Angelica Juliano, good evening sa iyo. Si Quandrauto, Catherine Cascayan pala yan. Si Amy Nicolas, good evening. Si Jerry Gabriel, Lester Jose, John Kenneth Umukit, Leslie Batung, ayan si Sarah Soto, Mark Valencia, Fredelin Ulliero, ayan dito rin si Adelaida Tebes, ayan si Leia, good evening Leia. Hope that you are okay and smiling. Okay. Then we have Lerlin Balinan Fabre. Okay, good evening sa iyo. Yan, nandito rin si Puji Trumpo. Okay, Puji, shout out sa iyo my friend and with your family. Si April Ramos, dito si April. Si Mark David Abad. Okay, good evening pare. Si Mark. Dito rin si Jesse Mangabang, Jessica pala. Si Jessica Mangabang, good evening. Si Gia Duyor. Or Jeremy, do your part, do your best. Yan, diyan pala si do your eh. Si Novi Laika Galzote, good evening. Ann Hazel Alcon, ay si Alcon pala yan. At si Lizette Lorenzo, good evening. Elisa Agpoldo, Vanessa Rumpun, Jan Kerubin Mostoles, si Raymond Panyo. Mart, yung kwan natin ha, tingnan mo kung meron pag umpisahan. Cedric Manglalan, si Karag Genevieve, oh, nandiyan sin si Karag, good evening Karag. Jeric Adrian Franco, si Benson Noguera, si King BJ, ayan, si BJ. Good evening my friend, Limuel Pagarigan, Jan Reed Agamanos. Okay lang, si Bia Maria, kabuya daw, ayan, si Maria. Okay. MD Channel, then Cheryl the Paguarnit, Marisol Reyes, Daryl Ayan Daluzon, and Rafaelin Gregorio. Very late si Rafaelin. So any question mga kapatid, question po natin, may question ba tayo? Question. Okay, so kung walang question, ating ipagpatuloy lang ito ha. Para ano? Kanina we discuss on the We discuss on the personality trait. And we discuss also on the temperament and that of four types of temperament. Ngayon, i-discuss lang natin itong tinatawag nating psychosocial theory of development by Erik Erikson. Ang pangalan niya Erik, ang apelyido niya Erikson. Or pwedeng pagpalitin, ewan ko kung ano, parang Chinese kasi. Yung Chinese, di nyo ba, ang Chinese, di nyo ba alam na yung unang binabanggit doon, apelyido yun, hindi yung pangalan. Okay, Mark Hill Balanay, sir, sorry, late ako, nakakauwi na, ng kasi namin galing sa Lakapan, sir. Sige, Mark Balanay, okay lang. Okay, we have here, Psychosocial Theory of Development by Erik Erikson. Erikson's Stages of Human Development. Developmental Psychologist Erik H. Erikson. So ang pangalan niya Erik, ang apelyido ay Erikson. Was best known for his theory on social development of human beings and for coining the phrase identity crisis. Ang ginamit ni ano ni Erikson, Erik Erikson, ito yung identity crisis management. Paano ito?
tinignan yung mga possible problems in different stages of human development. Kunwari yung infancy. Ano ba yung crisis noon nung bata tayo? Nung early childhood, ano ba yung crisis noon? Nung preschool tayo, yung school age tayo, adolescence, young adulthood, middle adulthood, and maturity. Cycle ho yan. Ngayon, ano yung mga problema dito sa cycle na ito? Una, nung infancy yung bata. Infant. Ano ba yung infant? Pag pinatay mo yung infant, anong kaso mo? Saka ilang buwan, araw, o taon ang infant? Sa kwan? Sa infanticide? Ay, walang sagot dyan. Pag infanticide ilang araw, wala, tulog na silang lahat. Pag infant, of course, we are referring to the young one. Mabaling kaya nanak nata, 3 days, 4 days, 5 days. Pero pag infanticide kasi, below, ilang araw, walang gustong sumagot dyan. Or lahat kayo tulog na. Or late lang yung response kasi late yung naririnig tong sinasabi ko. Ewan ko lang. Okay, so yung sa infancy, ang ating crisis dito ay yung trust versus mistrust. Paano ito? How is this? Do we, kasi siyempre yung bata tayo, we are unconscious with it. Sino ba yung kung yung tao na palaging naghahawak sa atin, yun yung trust natin. Pero yung una pa lang na hahawak sa iyo nung bata ka, you don't have any trust of it. Kaya ayaw mo. Saan ko lang napupunta yung palagi mong nakakasama lang o palaging maakay sa iyo. Okay? That's in infancy. Another one, pag lumalaki ka ng konti, yung early childhood, ito na yung shame and doubt. Meron kang konting hiya, merong doubt. Yan yung mga crisis sa ating buhay. Saka yung autonomy. Ito yung early childhood. Paikot yan eh. Infancy, early childhood, and preschool. Pag nasa preschool na tayo, ito yung initiative. Crisis dito is yung initiative versus yung guilt. Yung preschool, minsan you want to do something pero parang you don't have the initiative to do it, or sometimes you just wait for somebody to do for you. Okay, ayan. Another one is yung infancy, early childhood, preschool, school age. Ayan. Ana, dito sa school age naman, problem na nakikita natin dito, though kukunti lang yung nasabi, pero this is really part of this, yung industry at saka yung inferiority. Dito sa school age, dito pumapasok yung mga bully-bully na yan, yung inferiority. Nagiging crisis kasi yan sa part ng tao. Okay? Yung mga inferiority. Minsan pag napansin mo, mas marami yung pera nila. Kami, maliit ang bahay namin. Kami ganito, walang sakyan. Kami, merong inferiority complex. Yan po. Yan yung nagiging problema. That is described by Erik Erikson. Another one, pagdating dito naman sa adolescence, identity versus yung role, confusion. Sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Ano ba yung role mo? Dito na sa adolescence, pag medyo lumaki-laki na yung bata. Minsan, you have the question of this. Sino ba ako? Ano ba ako? What is my role?
in the family, what is my role in the community, and how could I help? That is adolescence stage. Other one, yung young adulthood, intimacy versus isolation. Intimacy versus isolation. Yung sa intimacy dito, it's all about relationship to other. Kasi dito, kakaroon ka na ng boyfriend, girlfriend, something like that. Young adulthood to. Or minsan, you choose to be alone kasi you isolate yourself. Ayan to yung problema dito. Okay? Or ito yung crisis na nakikita. Yung isolation. Minsan, young adult, kung walang mga friends, he choose or she choose to be alone, or he wanted to be isolated from other, yun ang problema. Okay? And pag ano naman tayo, pababa tayo, middle adulthood na tayo, okay? Generativity versus stagnation. Ito naman, sa tinatawag nating middle adulthood, nandito na yung profession, minsan na stagnant ka dyan, wala kang trabaho, yung iba naman may trabaho pero walang pamilya, yung iba may pamilya pero walang trabaho. So, these are a crisis on the life of person. Minsan dito sa banda dito ay yung parang mayroong contest. May contest dito eh. Paano may contest? Yung mga classmate mo, gayaman nila, ikaw hindi. Plus, ang dami mo ng anak, professional yung anak, or ano. Dami ka ng pundar, yung iba wala, mga parana. May konting tinatawag nating contest with other. Okay? So, wala pa rin sumagot doon sa question ko. Kung infanticide, ilang araw ba yon yung infanticide? Wala pa rin. Ano ba yan? Okay, next. Dito na sa last stage. Ito yung maturity. Ang crisis naman dito ay ego integrity versus despair. Yan. Paano ito? Dito, pagka tumanda-tanda na kasi yung tao, pag tumanda-tanda na yung tao, minsan meron ng dislocation. Paano yung dislocation? Ang worry na natin dito sa may maturity, pagka matatanda na tayo, that we will be separated from other, our relationship with our child or children will be dislocated. Why? Because unang-una, kakaroon na sila ng mga sariling pamilya. Then, siyempre, you are near death na rin dito sa maturity hanggang doon sa kamatayan na. Hindi yung dislocated na you will be separated as a son or father, but itong yung maturity, yung nakikita nating crisis dito, mapapahiwalay ka na sa kanila. Yung dating bonding ninyo ay wala na. Why? Because you will be separated from them because magkakaroon na sila ng sariling mga buhay-buhay, may pamilya and so on. So, big sabihin yan mga kapatid, dito sa Psychosocial Theory of Development by Erikson, sa different stages of our lives, meron at meron yung tinatawag nating crisis. Meron at meron tayong crisis. So, yung bata, meron siyang sariling problema. Yung binata, yung matanda, meron at meron yan. Hindi nyo ba alam yun? Hindi porque mayaman yan, nasa kalakasang stage, meron at meron siyang mga problema dun. So, ang gawin natin ay hindi natin pakialaman, but we need to understand every person, especially they really experience different
different problems as we experience also. Do not immediately judge a person. Kasi nga dito kay Psychosocial Theory of Development by Erik Erikson, ay kung ito, he just identify different crises with the different stages of life. Okay? So meron nang sumagot dito, si Nobi Laika Galzote, less than 3 days of age. Sir, wala na. Kay article, kay Regine Bugarin, article 255 in relation to article 246 of the revised penal code, 105 provides that the offense of infanticide is punishable by reclusion perpetua in its maximum period of death. Di, sabi ko kung ilang araw, Regine, yung bata para infanticide. Ito ay less than 3 days of age. Tama si Nobi Laika Galzote. Kasi kanina pinag-aralan natin yung infancy. And yung infancy, ano ba yung kanya? Ano ba yung crisis na na-experience ng mga infant? Okay? Yun. So, salamat sa iyo, Nobi Laika Galzote and Regine Bugarin sa effort ninyo. Then, of course, your effort, meron din yan. Okay? Meron din tayong tinatawag na ako. Ay, si Alcon pala yun. Si Alcon pala yung si Nobi Laika Galzote. Parang kilala ko si Nobi Laika Galzote, ah. Yung girlfriend nata ni Alcon to. Ay, sorry kung nagkamali ako. Okay, so, any other question? Meron ba tayong question dyan? Or meron ba tayong query? So, Erwin Akdal, good evening. Naudin niya Erwin. Tsaka mo no, dama na basak tatang Erwin. So, si Pakulgen ay medyo nag-effort din pero mali lang. But anyway, at least you have exert your effort, Mr. Pax Pakulgen. Okay. So, hanggang dito na lang. Kung wala na tayong mga question dyan, we'll discuss again by tomorrow with other topic. Siguro, kung naman tayo. Siguro, dito naman sa investigation, criminal investigation with that of legal, legal medicine. So na yung libro ko na yan. Okay, kung wala tayong question, maraming salamat sa panonood at magandang gabi. Sa dahil pinag-aralan natin yung ego, id and superego, kung meron tayong kasalanan dyan, I am sorry. Okay, sige. Ganun din sana kaya.